Hello everyone, welcome to our YouTube channel po ulit. So in today's video, we will talk about still on Laravel 9 series for beginners. So today we will talk about routing. Yeah. Kung paano ba siya gamitin. But only on the basics part lang po muna. Kasi ako din, I'm still trying to understand paano ito gamitin, no? So again, bago tayo mag-start, thank you po sa lahat na nag-subscribe sa channel, tsaka yung mga nanonood, salamat. So let's get to it na. I'm playing one of my favorite music right now, just to set the mood. Again, there's no copyright infringement intended po. So let's get to it. So paano ba to, ano ba tong routing? So yung routing sa Laravel is ito yung ginagamit to organize yung mga request. Okay. Organize yung request from or to our Laravel application. Yeah. From or to our Laravel application. Ano ba yung request? Request is example yung tong login. Yan, for example lang. Kasi ito naman yung unang nandun. So, pag request na login, yung pag i-click nyo yung login na to, at pag nag-add siya ng, naglagay siya ng register tsaka password, at kung i-click nyo yung login, yun na yung request na tinutukoy. Request. Okay, hindi lang yun. Pag mag-display ka ng web page, that is also a request. Like, kung i-click niya yung home, pupunta siya sa home. For example, yun na yung simple request example lang. So, madami. Login, displayed. Kung magdi-display ka ng data from table, search. Okay, yun yung mga request. Lahat ng ginagawa ng user sa, or pwedeng gawin ng isang user sa application mo, yun na yung request. Mag-add ka ba ng data, mag-upload, lahat yun ay request. So, using routing, in-organize or inaayos natin siya doon sa routing file. Okay? So, yung routing file, or yung routes, or yung lahat ng routes, is dito siya linalagay sa web.php file. Nasa loob siya ng routes folder. So, itong nakikita nyo ngayon dito, itong line 17 to 19, line 22 to 24, mga routes to. Yan, routes. Na kung saan, may function siya, of course, na kung dadaan siya sa function na to, gagawin lang niya yung nasa loob. Yun. Meaning, pagdadaan siya dito sa route na to, i-display or i-re-return lang niya sa user yung blade na welcome. So, ganun lang yung idea niya. Okay? Ganun din dito. So, kung dadaan siya sa dashboard na function na to, yung route nito, i-re-return niya yung dashboard, of course. Ayan. Yun ay, kung ma-meet niya yung condition, yung nandito sa may middleware niya na kung meron daw siyang, kung meron siyang login, yun yung point naman ng isang to, kung nakalagin siya. Kung nakalagin siya, or kung may account siya, something like that, pupunta siya sa dashboard. Pero pag hindi, hindi siya mag-proceed. Parang ganun. Okay? Yeah, hindi ko alam kung tama ba yung explanation nito. But let's get to it. So, sa ginawa natin last time, kung mapapansin nyo, meron tayong dinagdag na about tsaka contact us. So, pag i-click mo kasi ito, hindi pa, yan, iba yung linalabas eh, sign in. Contact us. Yun, sign in yung linalabas eh. Bakit? Kasi, yung nasa routes nung dalawang link na yon ay, saan ba? Ito. Nasa dashboard pa rin eh. Nasa dashboard yung route niya. So, yun yung sinabi ko, pag hindi siya nakalogin, kahit na dashboard yung route niya, ibabalik pa rin niya sa sign in or login. Kasi kailangan mo mag-login muna bago mo ma-view yung dashboard. Kaya every time i-click mo yung about us dito, kahit na nakalagay dashboard yung route, hindi siya pupunta sa dashboard.
unless mag-login mo na siya. Okay? So ayusin ni I will ipapakita ko kung paano lang gamitin yung routes dito in a simple in the simplest way din kung paano siya ma-access something like that, no? So let's start by adding a route for about us or tama yung about us natin. So let's proceed dito sa web.php sa my routes folder. Okay, ito siya. Sources. Sorry. Routes then web. So ito yung file. Okay? So ang gagawin lang natin, mag-add lang tayo ng code, copy paste na lang para mabilis. Ayan. Okay? Then add tayo ng comment para alam natin yung dinagdag natin. Lagyan natin routes for my landing page. Yeah. Example yung about and contact. Yan. Yan. So dito, ilalagay tayo ng parang identifier ba or yung name ng route, parang ganun. Okay. So, yun yung dadaanan eh. Kung para matawag tong function na to. So, for example, like about, lagyan na lang natin about. Ayan. Then kung ano yung blade na gusto mong tawagin or i-display sa user kapag dadaanan yung function na to or yung route na to. So, siyempre, kailangan natin ng blade. Okay, so mag-add tayo ng blade dito. Copy paste na lang. Then edit, no? Copy paste. So gawin natin tong about. Ayan. Huwag nyo lang kalimutan lagyan ng blade pa rin. Ayan. Then balik tayo dito. Tawagin mo lang yung name. Huwag mo nang ilagay yung blade niya. Yung blade.php niya. So that's it. Okay? Ayan. So para gumana to, kasi dito sa landing natin, gumagamit siya ng kanin ng breeze na setup ng code niya. Hindi siya common na link eh. Okay? So para gumana to, yung route na to, lagyan natin siya ng specific name na about din para sigurado na gagana. Yan. Magalitan muna. Try natin. Okay? About. Yan. About. Ito yung blade. Ito yung route name. Ito yung function ng controller. I mean, yung route natin. Then dito, papalitan lang natin siya ng about. Tapos about. Yan. Okay. Then try nating baguhin yung laman ng about natin nang sa gayon ma-identify natin kung talagang ang gumagana siya. Okay? So lagyan natin dito about. Pero dashboard pala to. Wait lang. Gawin nating landing. Dashboard yung kinuha natin kanina. Ayan. Kinopy ko lang yung dashboard. I mean, yung welcome dun sa about. Oh, mali. Sorry. Copyin natin yung welcome sa about. Ayan. Yung dashboard yung binago. Sorry. Ayan. So, nandun pa rin yung mga links natin. Tama? Okay. Imbes na gawin natin siyang jumbotron, laki ng sleeve dito. Siguro palitan lang na lang natin ito ng about. About the website. Yan, para alam natin na ito yung about na. Okay, so run tayo. Serve. Ayan, refresh natin. Okay. So, re-reload naman. Click natin about. Ayun. So, pumupunta na siya sa about website. Okay. Dumaan ako sa link niya. Linagay ko na yung route niya sa link natin. So, dalawang way kasi para ma-access yung route na yun.
So, pwedeng through this link, pag i-click mo siya, nakalagay naman na dun sa link natin. Ito yung href niya. Or, pwede mo siyang i-type directly. So, from here, zoom mo sana. Zoom natin. So, dito, nasa home sana ako, or let's say, nasa login ako, pwede akong pumunta dun sa about page kanina by typing yung route mismo na about. Ayun. So, kung makikita nyo, pumunta na siya. Okay? So, ulitin ko. Ulitin natin ulit. About. Ayan. So, kita nyo naman, bumabalik siya, right? Okay? Ayan. So, try din natin ayusin yung home. Kung gagana. So, invest na dashboard. Gawin natin siyang ganun. So, ito. Try natin. Ayan. Tapos, yung welcome. Tama, ayan siya. Save natin. Pwede. Dapat sa home pa rin. Ayan. Ba't ayaw? Grant tayo. Welcome. About din. Hiyain din natin yun. Para pag i-click yung home, pupunta lang siya sa, hindi siya pupunta sa login. Every time kasi nag-click mo yung home, pupunta sa login kasi dashboard pa rin yung nakalagay na route niya. So, grant tayo. Serve. Pagin natin yan. Okay, not defined daw. Not defined daw yung nilagay natin sa my line 27. Ito siya. Siguro kasi kailangan niya ng name dito. Kaya yung ginawa ko kanina. Try natin. Ayan. Ayan. So, click natin. Ayan, nasa home. Bumabalik na sa home. Tapos, about. Ayan. So, as kung mapapansin nyo, dalawang blade na to. Yung landing na welcome, tsaka yung about us. So, gawin ulit natin sa contacts. Para masundan nyo yung proseso. Isa pa, copy-paste. Gawin natin siyang contacts. Or contact lang. Tapos yung blade nya, gawin natin contact as. Tapos copy lang natin yung linagay natin dito sa function nya. Yan. So, URI din ata ang tawag dito, URI. URI meaning Universal Resource Identifier. Yan. Tapos, pag nalagyan na natin to, mag-add ulit tayo ng isang date. Tawagin natin siyang contact us. So, copy-paste, rename, contact us. Ayan. So, save natin. Enter. Okay, kailangan natin nating mag-route list kasi every time na meron tayong idadagdag sa route list, kailangan ma-update. Ano? Yan, run yung serve para mag-take effect. Ah, oh, yung link pa pala. Sorry. So, let's go to home. Ito, papalitan mo na yung route, syempre. Contact. Ayan. Sorry, nakalimutan ko. Copy. Paste natin. Ayan. So, gawin din natin sa about. Ayan. Tapos, dyan. Okay. Dun sa contact din. Actually. Ayan. Sa dashboard, gawin natin siyang contact. Paste. Ayan. Okay. So, ayusin lang ulit natin yung design, ano? Ito, gawin lang natin contact muna para makita lang natin na nag-change siya. Ayan, so okay na. Okay? Ayan, siguro mas maganda rin kung ilagay na lang natin sa layout natin yung navigation para isa na lang i-edit para sa lahat. Okay? So, let's go to landing layout.
Yan, ilagay natin dito yung ating paano ito? Ito, menu natin. Ito, navigation. Yan. Tanggalin natin. Lagay natin sa landing natin. Ang sa ngayon, isa na lang i-edit. So, tanggalin na natin navigation dito sa ating naiwang file. Punta tayo sa about. Ayan, tanggalin mo na yung nav. Ayan, navigation. Kumbaga yung jumbotron na lang maiiwan. Ayan, parehas sila ng contact. Tapos, pati dun sa, wag sa dashboard, dito sa welcome. Ayan. Para naka-extend na sa tatlong blade. Ayan. Mean to say, meaning, yung welcome, yung about, saka yung contacts, hindi mo naman kikita yun dito yung navigation bar. Yun ay dahil nasa layout na siya. Landing layout ng ginawa natin before now na. So, lahat ng nav, yung nav na to, is madi-display sa lahat ng blade natin. Okay? Ayan. So, same output pa rin. So, pag magdadagdag ka ng link ulit, let's say magdadagdag ka ng services, for example, lagay natin services, matik na yan, meron na siyang link sa lahat. Ayan. Ayan, meron na sa lahat ng web page mo. So, yun yung maganda sa kanya. Okay? So, yun yung isang example kung paano gumamit ng route. Tsaka meron pa, sa routes natin, pwede ka rin mag-send dito ng data. Hindi ako nagkakamali. Let's say, for example, sa contact as, let's say, meron sana tayong email dito. Email na let's say for example ang email natin is rentals@gmail.com, for example lang, let's say apari rentals@gmail.com. pwede natin itong isend sa ating blade na gaya nito. Yan, email, try lang natin kung tama ba yung konto. Yan. So, pwede nyo rin gawin to. Dadaan kayo sa route at the same time, meron pa kayo send na parang data or information papunta dito. So, pwede nyo nang saluhin yun. Let's say, contact as ilagay natin official email. Yan. Display natin at email. Yan. Ayun. Okay? Ayan. So, meron pa tayo isang example kung paano gumamit ng route. Ayan. So, yung isang example naman, pwede tayong gumamit ng route na this time dadaan naman siya sa isang, kung yung request naman is may gagawin siya, like, magdi-display ng info, for example, pero dadaan sa ibang, dadaan sa may specific function. Okay, yung ginagawa kasi dito, yung sa unang example natin, pag i-click niya yung link, dadaan siya sa route, tapos meron lang siyang i-display na blade or tatawagin na blade. Okay? What if meron ka pang gustong idagdag na function or action bago siya mag-display ng info sa user? Parang ganun. No? Pwede. So, ito example. Pero before we do that, kailangan muna natin gumawa ng controller. So, later on, magkakaroon tayo ng separate video paano naman tong controller. Pero pakita ko lang kung paano to. Yung isang example. Make controller, let's say, landing page. Landing page CTRL. Ayan. So, gumawa ako ng controller. Yung controller natin, dito kasi yung kung saan tayo naglalagay ng mga function para dun sa process na gusto mong idagdag sa system. So, punta lang tayo sa app, HTTP controllers. So, dito siya lalabas. Ayan. Okay? So, mag-add tayo ng route.
na kung saan dadaan siya doon sa controller na to. So let's say mag-add tayo ng comment. Landing controller. Ayan. So add tayo ng route. Get. Say get na lang muna, gamitin natin get. Tapos let's say landing yung pangalan. This is a function ng ano? Yung route URI, route name URI, tama. Tapos tawagin natin yung controller app, nasa loob siya ng app, HTTP controllers. Tapos yung pangalan ng controller natin, landing page CPRL. Let's say gagawa tayo ng function or action para sa search. For example lang, search. Yan. Ilagyan natin ng name para sa routing. Search. Ayan. So, ganyan yung code niya. Okay? So, eto, palagi kong sinasabi sa klase ko, pag meron tayong route na idadagdag, gaya nito, mag-route list tayo. Just to check kung gumagana ba lahat ng ating routes. So, clear natin, HPRP sa route list. Para makita natin kung gumagana ba lahat ng route nito. So, walang error. So far, gumagana lahat. So, ito na yung dinagdag natin, landing, tapos search. Okay? So, since search yung ginawa ko, pwede tayong gumawa ng search sa ating welcome. So, dito na lang after ng Jumbotron natin siguro. Mag-add tayo ng search. Ayan, section. Or search container. Iskapin nyo kung paano nyo siya gawin. Let's see, mag-add tayo ng another div. Ano ba? Sige, try muna natin kung pwede ito. Call 6. Then, gawa tayo ng input text. Tapos, submit. Ah, no. Text pala ito. Form control. Ayan. Try lang natin kung ano yung tsura niya. Mag-search tayo. Mag-search. Yeah. Ayan. So, meron na tayong search box. Pangit ang tignan. lagyan na lang natin sa loob ng Jumbotron. So, let's go to welcome. Lagyan natin to. Lagyan natin siya dito sa loob ng container section. But yeah, na natin kung anong magandang best look mo. Ayan. So, sige, ganyan muna for just the sake of the demo. Lagyan natin ng form group. Lagyan natin ng label. Tapos, search here. Ayan. Lagyan natin ito sa loob. And nag-add tayo ng input, submit, ayan, then search, natin ng class, success pala po, kasi meron ng kulay blue eh, so natin, ayan, so meron tayong search section, hindi magandang tignan, pero just for the sake of the demo lang po, for the meantime, ayan, so yung route list natin kanina is asan yung landing? Hanapin natin yung landing. Ayan, landing search section, search yung route niya. So, ito lang yung kocopyin natin. So, dahil search to, kailangan may form siya para masubmit yung action niya, no? So, gawa tayo ng form. Wala pa ba ako? Oh, wala pa. Post.
So ilagay lang natin sa baba yung close tag niya. Gaya niyan. Okay. Then CSRF natin para gumana yung form. Method is get, kasi get yung nandun. Ayan, get or head, sabi niya. Ayan, yan ang route natin. Route is search. Ayan, so yung request nito is search. Yun yung sinasabi ko kanina. I-organize natin yung routes sa ating route page or routing page yung sa web. So lahat ng request dadaan dito. Then ira-route niya dun sa specific na pupuntahan niya. So ito kasi, since search to, meron siyang function. Gagawin ko yung function sa loob ng controller. So mag-add tayo ng function, public function search. So for example, kung gagawa ka lang ng ito, process or action na search. Yung function na search. Okay? So, para gumana siya, kailangan natin request. Kasi, meron siyang data na i-forward sa atin. Eh. So, kunin natin yun. Kasi, query. For example, then try lang muna natin siyang i-display from our controller. Return request input. Then yung pangalan ng ating text box. Ayan. So, try natin. Run tayo. Serve. Ayan. Sana gumana. Ayan. So, test natin. Test. Ayan. So, yung mapapansin nyo, nasa landing siya ngayon. Kasi yun yung URI niya. Ito yung URI, yung parang route function, route name, pero itong route name niya, so may function to, ayan, yung function sa may controller na search. So kung ano ilalagay mo doon, like nalagay mo sana website, for example, click natin yung search. Yun, kukunin niya yung website na word. Yung linagay mo doon. So, ibig sabihin, eto, gumagana siya. Ni-display niya. So, try natin. Dagdagan, just to check. Search query for, ayan. Refresh natin. Website for Bard. Ayan. So, nakukuha niya na. Okay? So, ang gagawin na lang dito in the future is gagawin na lang siya ng query. Of course, sa database, kung mag-search siya ng data, sa tables, sa database, something like that. So, yun yung isang example. Pwede tayo mag-add ng route na gaya nitong sample na to. Pero yun lang, dadaan siya sa isang controller. Yan. Then, from the controller, of course, kailangan mong gawin yung function nung action na yun. Ang gagawin niya, kung ano yung request niya. Search ba? Mag-a-add ba siya? Mag-display? Or et cetera. Something like that. Okay? So, from here, of course, pwede mo na rin siyang i-display sa isang blade. Siyempre, kung gusto nyo. No? Instead of displaying the text like this, pwede nyo siyang return view. Kaya yung sample natin kanina. Yan. Let's say search results. Sana. Yung pangalan ng blade. Pwede rin. Okay? Then, ipasa mo yung data mo. Like, yung text kanina. Width. Gumamit lang tayo ng width. Okay? So, pasa natin to sa variable. Query. Ayan. Then, ito yung pinaka mabilis na paraan para mag-pass ng data from a controller going to a
view. Papunta sa isang view. Yan. So, kailangan mo lang gumawa ulit ng view. Let's go to views. Sources, views. Yan. Mag-add ka lang nung blade na nilagay mo dito. Search. Results. Yan. That blade. That page. Then, from here, pwede mo nang kopyahin ulit yung design. Pwede sa contact mo kunin. Yan. Lagay mo lang dito. Paste. Then, of course, search results naman to. So, palitan lang muna natin yung sample natin dito. Search results. Then, yung query. Yan. Here are the results of your query. Yeah. So, balik natin. Refresh. What is bar? Yeah. What is bar? Okay. So, search na yun. Okay. Just a simple idea kung ano pa yung ibang klase ng request na pwede nating idagdag sa ating application. So, I hope everyone was I hope nakakatulong sa lahat to sa gagawin nila yung project in the future. So, that would be all. Thank you so much. Bye.